Hindi po ako English teacher graduate sa Pinas. Wala din po akong experience sa pagtuturo ng English sa Pilipinas. Hindi din po ako marunong or hindi din po ako fluent mag-English. Pero naging teacher po ako or naging English teacher po ako dito sa South Korea. So sa video na ito, hindi ko po ituturo kung paano maging magaling na English teacher. Dahil wala po ako nyon. Hindi po ako magaling magturo. Kaya kinibap ko na po yung pagiging English teacher ko. Hindi po para sa akin yun. Pero sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano maging English teacher dito sa South Korea or paano magsimulang magturo dito sa South Korea kahit hindi po kayo English teacher graduate at saka hindi po kayo or wala kayong experience sa pagtuturo sa Pilipinas. So yan po ang i-share ko sa inyo. Tulad ng sinabi ko sa mga basher ko, hindi po ako magaling magturo ng English. So yun po yung kahinaan ko. Hindi ako, boring po yung klase ko. Tapos hindi po ako ganun kagaling sa pagtuturo ng English. Kaya sinubukan ko pero hindi po para sa akin, kaya tinigilan ko na po yung kalokohan ko. Anyway, para hindi kayo matulad sa akin, i-share ko na lang po sa inyo kung paano maging or paano ako nagsimula para maging English teacher dito sa South Korea. Actually, noong unang dumating ako dito sa South Korea, hindi po ako marunong mag-Korean. So, kapag ganon, iisipin mo, ano ba ang magiging trabaho mo dito sa South Korea? May stress ka po talaga. Lalo na kung maganda yung trabaho mo sa Pilipinas, nakapagtapos ka sa Pilipinas. Pagkatapos, pagdating mo dito sa South Korea, wala kang makuhang trabaho dahil hindi ka marunong mag-Korean. Pero nandyan po yung mga factory companies, pwede ka magtrabaho doon. Pero kung gusto mo na magandang trabaho, may stress ka talaga. So ang magiging option mo na lang talagang nakikita mong magandang trabaho para sa'yo is yung magturo ka ng English. Kaya lang, tulad na sinabi ko, kung wala kang experience o hindi ka graduate ng English teacher sa Pilipinas, hindi ka marunong mag-Korean, wala kang experience sa pagtuturo, mahihirapan kang magsimulang magturo dito sa South Korea. So ano ba yung ginawa ko? Kumuha po ako ng certificate, ng license sa Pilipinas para magturo. Yun po yung TESOL. Umuwi po ako sa Pilipinas para mag-aral at kumuha ng TESOL license. Kasi pag ginawa mo siya dito sa South Korea, sobrang mahal po niya. So, mas makakatipid ka kung sa Pilipinas mo siya kukunin. Based sa experience ko, hindi sila masyadong mahigpit kung saan mo ba kinuha yung TESOL license mo. So, mas maganda kung meron kang lisensya kaysa wala kang license na ilalagay sa inyong resume. Pagkatapos, kumuha din po ako ng exam sa TOEIC exam. Nag-TOEIC exam din po ako. Yung TOEIC exam, parang topic po yan. Doon malalaman kung ano yung level ng English mo. So, dahil wala po ako mga certificates sa English, kumuha din po ako ng TOEIC. Tapos, kumuha din po ako ng TESOL. Pagkatapos, may mga kababayan tayong English teacher dito sa South Korea na minsan nagbabakasyon sila or kaya hindi sila nakakapasok kaya naghahanap sila ng substitute teacher. So pag mayroong mga ganong cases na naghahanap ng substitute teacher, kahit magkano pa po yan since wala kang mga experience, i-grab nyo lang po siya ng i-grab. Dahil makakatulong po yan sa resume ninyo. Pwedeng kapag nag-interview kayo, pwede mong ilagay na meron kang experience. So magandang bagay na din po yan. Pagkatapos, share ko din po yung experience ko. Nung unang dumating ako dito sa South Korea, may mga kakilala po akong English teacher. So, syempre, ginawa ko din po na nagtanong ako kung paano maging English teacher. Wala ka po makukuhang information. So, kailangan mong gawin on your own para maging isang English teacher. So, sa case ko, dahil wala po akong experience, meron po akong kaibigan dati noon na iba yung lahi niya. Tinuruan niya po ako kung paano maging English teacher dito sa South Korea. In-invite niya ako dun sa klase niya, pinakita niya sa akin kung paano magturo, tapos tinuro niya sa akin kung ano yung mga books na maaari kong gamitin sa pagtuturo. Dahil po dun, nakapag-start po ako magturo. Pero ngayon po, hindi na po ako ulit nagturo. Dahil hindi po ako para dun. Annyeong!